Okay? It's a life of endurance and perseverance. Sabi po ni Pablo, tingnan po ninyo verse 12. Not that I have already obtained all this or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Sabi niya rito, hindi ko sinasabing ako ay perpekto na. Hindi ko pinagmamalaki na ako ay isang ganap na. Pero sabi niya ganun dito, no? Okay? Malinaw po sabi niya sa verse 13. But one thing I do. Pakinggan natin kung ano yung sinabi niya. Sabi niya ganun. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Sabi ni Pablo, bago utukuin yung sinabi niya na yun, na ina-advise siya sa mga Kristiyano, gusto niyang malaman natin kung tayo nga ay sumusunod kay Kristo, kung tayo nga ay devoted sa ating Panginoong Hesus Kristo. Gusto niyang maunawaan, ang tingin mo sa buhay na ito ay pansamantala lamang, takbuhan lamang. Huwag ka magpakasaya dito sa mundong ito. Though binibigyan tayo ng kasiyahan ng Diyos habang tumatakbo ka, okay? Nakikita niya kung paano ikaw ay nanghihina at hinihingal na, but along the road ng ating pagtakbo, makikita po ninyo na ang Diyos bibigyan kanya ng tubig na malamig. God knows how to give refreshment in this life para mag-enjoy ka sa iyong pagtakbo. Minsan makikita ng Diyos na, wow, natanggal na yung suwelas ng sapatos mo. Kaya minsan sa paglilingkod natin, di ba, nagkakaroon tayo ng mga problema sa dahil naglilingkod tayo sa Kanya. Pero nakikita ng Diyos yan. Huwag niyo sabihin na, Lord, dahil sa paglilingkod ko sa iyo, ganito na nangyayari sa buhay ko. Lord, hirap na ako, nakikita mo naman. Hindi mo na dapat isipin yung bagay na yun. Sapagkat kung nanonood po kayo ng marathon, di ba nakikita ninyo, yung mga tumatakbo, tinututukan ng camera, sinusundan. Gusto mo isipin ninyo, ang Diyos natin, mas marami ang camera at mas kompleto ang camera niya. Sa iyong pagtakbo, nakikita niya tumatakbo ka dahil sa Kanya. Nakatutok ang camera ng Panginoon sa iyo. Naiintindihan niya kapag ang mukha mo nakaganito na hirap na. Naiintindihan niya ang sitwasyon ng buhay mo sapagkat ang camera ng Panginoon ay hindi lamang katulad ng camera na papanood natin sa TV. Ang camera niya tumatagos hanggang puso. Nakikita niya na nahihirapan ka na pero nagnanasa ka pa rin sumunod sa Kanya. Aware ang Panginoon sa sitwasyon mo, kapatid. Pero ang nais niya, ikaw ay magpatuloy na itakbo ito. Ang hindi mo alam, nagagalak ang Panginoon sapagkat nakikita niyang patuloy kang tumatakbo sa kabila na ikaw ay nahihirapan. Ang nais niya, magpatuloy ka. Nakikita niyo, huwag mong sabihin hindi aware ang Diyos sa buhay mo ngayon. Huwag mong isipin na may mga sitwasyon na kantinay ang Panginoon sa iyo. Kung ikaw ay tumatakbo sa tamang takbuhan, kapatid, ang mata ng Diyos ay nasa iyo. Tinitingnan ka niya. Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? I know God is touching. Nakikita ko iba sa inyo. Nakikita ko sa inyo na nararamdaman niyo kanina yung sinasabi ko. Gusto kong encourage ka, kapatid, sapagkat ang pagtakbo mong yan, katulad na sinasabi ni Pablo rito, ay nagdudulot ng kagalakan sa mata ng Diyos. Tingnan po niya, sabi ni Paul dito, I press on. In spite of what is happening in my life, I press on. Because life is like, it's like a marathon. Sa mahaba yan. Hindi, alam po ninyo, ang kagandahan sa takbuhan ng buhay Kristiyano, hindi wala ritong first, second, third. All you have to do is to run and finish the race. Walang first, second, and third. Lahat ng sino mang magpapatuloy at magfo-focus sa finish line, lahat ay tatanggap ng putong ng buhay. Ang sabi po ni Pablo, you have to forget what is behind. Ito yung sinasabi ko ngayon sa inyo. Minsan may mga bagay tayong daladala sa ating buhay, nagbibigay ng kabigatan sa damdamin mo. Kung nakikita po ninyo mga tumatakbo, kahit kaunting kabigatan, kahit kaunting barya sa tigiliran, hindi nila nilalagyan yan. Sapagat alam nila, habang sila'y tumatakbo sa mahabang takbuhan, yung maliit na bigat na yan ay magpapahirap sa kanila along the way. Kaya kung makikita po ninyo lahat ng mga marathoner, halos walang bigat ang kanilang kasuotan. At halos
kinakailangan aerodynamics ang kanilang suot, sapagkat kung tatakbo sila ng na solid yung kanilang suot at hindi tumatagos yung hangin, magpapabigat pa rin ito at mahihirapan sila. Kinakailangan nila ng konting mga bagay na makapapagaan sa kanila, sapagkat ito po ang hirap ng marathon. Because along the way, yung mga maliliit na bagay na yan ang magpapahirap sa'yo. Kasi sabi ni Pablo, you have to forget what is behind. Huwag ka na mag-harbor ng kabigatan dyan dahil tumatakbo ka sa Panginoong Hesukristo. Ano mang bagay na meron kayo, ano man yung minsan mga bagay na ilalagay sa'yo ng Diablo para hindi ka makafocus sa Kanya. You have to forget what is behind. May mga Kristiyano kung bakit ayaw magpatuloy sa Panginoon kasi naalala niya, buti pa noon. Nung dati, pagkakailangan ko ng pera, dati, hindi maganda ako parate. Dati, sandali lang, kaya kong kumita ng pera. Dati, mga bagay na mamahalin, kaya kong bilhin. Pero ngayon, hindi ko na kayang bilhin. Dati, ganito, dati, ganyan. Pero gusto ko maunawaan po ninyo, iba noon at iba ngayon.